ng karagdagang quarantine centers sa Filinvest 10 sa Muntinlupa City at Ultra sa Pasig City magsisimula na. Si Eagle News reporter Eden Santos. Eden? Yes, Weng, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magsisimula ng konstruksyon ng dalawa pang quarantine centers sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, ang Filinvest 10 sa Muntinlupa City ay gagawing quarantine facility na may 100 beds. Anya maging sa Philippine Institute of Sports Multipurpose Arena o Phil Sports Arena na dating Ultra sa Pasig City ay sisimula na rin ang paggawa sa quarantine center na kayang mag-accommodate ng 156 patients. Sinabi ni Villar na sa tulong ng public-private partnership ay umaas ang gobyerno na mas marami pang quarantine facilities ang maitayo upang masolusyonan ang hospital congestion at matiyak ang mabisang paggamot sa mga pasyente ng COVID-19. Ang technical plan para sa Ultra at Filinvest 10 ay aprobado ni Hospital Design Specialist Architect Danley Chauco. Ang kasalukuyang trend sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay pataas pa batay na rin sa mga datos mula sa Department of Health. Samantala, Weng, mamayang alauna ng hapon ay muling magsasagwa ng virtual meeting ang Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee sa pangunguna ni House Speaker Alan Peter Cayetano, House Majority Leader at later Representative Martin Romualdez kasamang iba pang kongresista. Kabilang sa mga resource persons ay sina PhilHealth President and CEO Retired Brigadier General Ricardo Morales, dating Health Secretaries Dr. Manuel Dayrit at Dr. Esperanza Cabral, Health Undersecretary Dr. Lilibet David at Undersecretary Maria Rosario Vergere, at Special Envoy for Global Health Initiatives Dr. Susie Mercado. Ayon kay Romualdez, sa meeting mamaya ay tatalakay ng report at rekomendasyon ng Health at COVID-19 Response Cluster na co-chaired ni Congresswoman Helen Tan na siyang chairman ng House Committee on Health at Senior Deputy Minority Leader Congresswoman Janet Garin na isa ring dating Health Secretary. Binigyan din ni Romualdez na may pagkukunan sila ng pera para gamutin ang mga may sakit, para pakainin ang nagugutom, at para bigyan ng trabaho ang mga gustong magtrabaho. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times.